para makapayan. Good morning, class. So our next topic for the week is all about PHP operators. So alam ko na that you already discussed PHP in Java. So brief review tayo. Brief review and then we will magkukode din tayo konti dito para ma-refresh yung utak. So what is operator? So, of course, operator, we have arithmetic operators, comparison operators, logical or relational operators. We have assignment operators and then conditional or ternary operators. So, arithmetic operators. So, ayan yung mga basic arithmetic operators na nagagamit. So, we have addition, subtraction, multiplication, division, and then the modulus. So yung modulus, kung ano yung remainder ng i-divide mo, halimbawa is 5 divided by 4, so 1 remainder 1, so ang lalabas na output nun is 1. So yung modulus, kung ano yung remainder. So ayan, ayan yung sinabi ko kanina. So may dollar sign tayo, don't forget that, mga ganyan. And then ito, modulus. So, halimbawa yan, 160, and then the sum of x and y. So, ito yung output niya, the string, and then automatic lalabas na itong x and y is 160. So, ito naman, 100 minus 60 is 40, and then 100 times 60 is 6,000. So, 100 divided by 60, ilan yun? 100 divided by 60, 1. 100 divided by 60. Oh, 1.66. Pero ito, yung modulus naman is kung ano yung remainder. So 100 divided by 60, 160. So 1 remainder 40. So 40 ang sagot niya. Get? Nakuha niyo to yung modulus. Ang magiging sagot is hindi yung remainder ng division natin dito sa taas, kundi yung regular talaga na remainder niya. So, pag dinivide mo, 100 divided by 60 is 1 remainder 40. So, ang sagot nito, modulus of x and y is equal to 40. Tandaan nyo yan, ha? Kasi mag-ano tayo dyan. Pag nagpa-quiz ako, mga codes-codes na ganyan. So, here, so, equal. So, true if x is equal to y. So, tama siya. So, halimbawa, 20 is equal to 20. So, magiging true siya. Nagganoon na kayo sa discrete. Di ba meron kayo sa discrete na ganyan yung gumagamit din kayo ng mga and or. So, may mga ganun din siya. Meron din siyang combination din dito sa comparison natin. Pero meron din naman tayong ganun mamaya. So, identical. So, ito, tatlong equal sign na siya. So, true if x is exactly equal to y and they are of the same type. So, the same type. So, the same value. So, not equal. True if x is exactly not equal to y. So, halimbawa, 1 is not equal to 2. So, tama yun. Hindi talaga siya equal. So, not equal. So, not equal naman itong lesser than and greater than natin. True if x is exactly not equal to y. So, true siya. False naman siya pag tanbang false natin. Wala tayong false. Pero puro true lahat. Pero pwede nyo na siyang itry ngayon. Pwede kayong mag-code dyan and then maglagay kayo ng value para matry natin. Dapat pala, inano ko ng all windows. Wait, palitan ko. All windows na lang kasi magko-code pa pala ako. Wait lang ah. Your entire screen. Screen 1. Yan. So, you can try that. You can open your SAMP now. And then, pwede na kayo mag-code-code dyan. Lagay nyo lang naman doon. Halimbawa, maglagay kayo ng
variable x is equal to 1 and then variable y is equal to 1. And then check nyo if true nga talaga siya. Sabayan nyo na lang ako ganun. So not identical. So true if x is not equal to y or they are not of the same type. So less than. True if x, left hand argument is strictly less than y. So alam nyo naman yun pag less than L. Naka L siyang ganyan. Tapos pag nakabaliktad naman greater than. So alam na rin natin yan. So less than or equal to. True if x is less than or equal to y. And then try na nga lang natin para ano. Para makita. Tanunod nagpa-quizak tekas ta ko oray no hanyong alukatan da jay oray hanyong alukatan da jay sampyo nakita yung malagit yung da jay code ko makatulong kanya yo. It's nice kasi that you also know how to read codes. Ay, ba't ganun? Hangit siya. Lumiit lang pala siya. So, itry natin. Variable x. Kumbawa, lagyan natin ng value ng 1. And then, variable y is equal to 2. So, lagyan natin ng ano, ng variable z. Variable z is equal to, halimbawa, yung dito na lang, itong mga, tricky kasi itong mga to, itong mga nasa taas. Di ba, itong mga nasa baba, nakuha nyo na yata to sa Java. Pero ito, Ito, I think identical and then not identical. Wala siya yata sa Java. Yung equal and not equal lang yata ang alam ko. If I'm not wrong. So, try natin. Dollar $x equal to dollar $y. Then echo natin. Echo. So, ganyan yan pag nirun ninyo. So, echo nyo lang si Zay. So, control S. And then, saan ko yung open yan? Okay, naka-open sa akin. Wait lang. Open ako dito ng isa. And then, kipat ko dyan sa window ko na dito. Wait lang ha. And naka-ano kasi ako eh. Naka-dual monitor. O, walang lumabas. Hindi niya in-echo. Kailangan pareho silang 1. True. Magiging true siya. Ano yung nandun sa ano natin? Yun. Pag true siya, pag the same equal value, you know, if the same value, if the same identical value, i-output niya. Pero if different value, halimbawa ito 2, so wala siyang i-output. Kasi false na siya. Ayun. So next line. In our next line is that not identical. Ay, not identical pala yung ginamit natin. So, not equal. Alam nyo naman na yung not equal. So, pag ito, nilagyan natin to ng exclamation point, automatic not equal talaga. So, wala talaga siyang i-output. Kasi hindi naman sila equal. Unless, lagyan mo yan ng value of 1 and 1. So, magiging ay not equal siya, so i-echo niya talaga si Zay. Pero pag parehong value yung nilagay mo, hindi niya i-echo si Zay. Ganun. And then, what else? What can we try? Not identical. Let's try this, not identical. Kung may output siya. Kung may in-output siya, bakit kaya? Sabi niya kasi dito, true if x is not equal to y or they are not of the same type. So, yun yung pinagkaiba ha. Yung identical natin, kailangan with the same value. And then, the not identical, i-output niya pag different value. Okay, naintindihan? So, meron pa kayong gustong ipatry dito sa mga operator natin? Naintindihan nyo lahat yung operator? Intindihan ba? Uy, walang sumasagot. Try mo man yung less than. Less than? Okay, sige, less than. Less than equal or less than lang? Less equal than. Equal. Okay, let's try.
Let's try. Nangyayari. So, control S. Oh. Ini-echo niya si Zay. Less than or equal. Kasi si 2 is less than 1. So, mas mataas si Y kaysa kay Z. Unless balikta rin natin. Palitan natin yan ng 2. And then, ito si 1. Kasi no, anya ti dakal, iso ti kanin na, di ba? Iso ti kanin na. Kasi di ba, di jay? Or equal to. Less than or equal. Run natin. Ayan. Di niya in-output. Pero maganda kasi ito pag ginagamitan to ng ano eh, ng else. Pag may else kasi to, sabihin mo dyan, if the value of x is less than greater than y, sasabihin niyang ganyan, echo true, else false. Pero marunong na ba kayong mag-ganon? If else, isabay ko ba gusto nyo? Sige, ma'am. Sige, try natin. If wait lang. Yung keyboard ko, nakanam lang. If, yan, lagyan mo dito yung expression. Lagay mo dito si Jay. Well, lagyan natin dyan. Itong expression na yan. Yan. Lagyan mo dito ng container. So, echo, i-echo niya si true. Lagyan natin ng true. Tapos dito, else. Else. Echo, false. Ganyan. So, halimbawa, ito. 2. And then, ito is 1. Ayan. So, control natin, save. Ayan, tignan mo, lumabas. Sabi niya, if x is less than y, echo true, else false. Sabi niya, ganun. Ayan na, oh. Tapos, pag meron din tayong greater than, less than, kanina, tignan natin. Oh, false. Kasi tama naman kasi hindi mo naman masasabi na mas mataas si x kay y, di ba? So, mas mataas pa rin si x kaysa kay y. That's why sabi niya, it's false. Pero, pag pinalitan natin ito ng 3, at mas mataas na si x, then we will output it automatic, it's true. Okay? Okay na ba tayo dyan? Or you want more? Halimbawa, naglabas ako ng ganyan, oh. Ito lang yung ilalabas ko doon. Ito, itong code lang na to sa quiz ninyo. Yan. And then, mamimili kayo doon kung anong i-echo niya. If true or false or moderate, parang ganun. Yan. At least alam nyo na. Sabihin mo na dyan that you can get it because kung ano yung mas mataas, yun yung kakainin niya. But what if the same number? Oh, the same number. Can you guess? What if the same number siya? The same na 3? True. True, ma'am. True. Let's try. Okay, very good. Sino yung sumagot ng true kanina? I will record that. Dalawa yung narinig ko. Sino yung kanina? Okay, mo. Pasta kasi. Sino yung isa? Sino yung isa kanina? Dalawa kayo eh. Nagsabay kayo. Sino dadyo may isa tatay? Jack Malagip. Hindi nakita kasi natakaban. 0927. Sige. Okay, next. Okay na tayo doon or you want more? You want more here? Di ba simple lang kunayo, simple lang. Pero pag code na siya, tas ganyan, medyo tricky. Especially here, yung mga ganyan, no? Yung not equal, not identical, mga ganyan. Tas ito identical. Pag nakita mo na yan, lalabas lang yan. Lalagay ko lang yung code na to.
dun sa quiz ninyo, halimbawa, pagdating ng second quiz yan, what is the output or ano yung magiging output? Actually, multiple choice naman kahit na may code, multiple choice pa rin. So kung mabilis yung kamay mo mag-code, may raran mo siya. Okay, pero halip ko, pero maganda kasing kagandahan na alam mo magbasa ng code. It is an advantage mo yon pag nagbabasa ka ng code. Kasi pag masyado nang malaki yung system ninyo, babasahin mo, halimbawa, talo kayo nga programmer. Di ba? Hindi mo naman pwedeng sabihin na talagang isa lang yung magpo-program. Meron talaga yung tatlo kayo or dalawa kayo. Kasi sa Capstone dati namin is yung 70% dun sa program, ako yung gumawa. So yung 30% binigay ko dun sa dalawang kasama ko. So pinaghatian nila. So they need to understand my code para maipagpatuloy nila yung ginawa kong system. Parang ganun. So mas maganda talaga na marunong kang magbasa ng code. Yan. Wala nang question dito sa comparison operators natin. Moving forward na ba? Okay na? Okay, moving forward. Wala namang violent reaction. Let's continue. Yan. So, ayan na yung pictorial representation ng ating equal-equal operator. So, ayan. Nag-start tayo. So, what if we have a string and a number? So, what will be the output? Can you guess? Can you guess that one? What will be the output if x is equal to 300 and y is equal to 300 but it is a string? What will be the output? Sige nga. Anyone? Try nyo nga. Do you think lalabas si ano? It will be false or it will be true? Can you make a comparison between a string and a number? Anyone? Do you think, can you make a comparison between a string and a number? Just say yes or no. Yes, ma'am. Yes. Why? Very me. Good. Di mabasa lang is true. Kasi, ang sagot dyan is false. Why? Kasi you really cannot add a string to a number. Kailangan mo muna siyang gumamit kayo dati ng parsing sa Java nyo. You parse the number to make it a... You parse the string to make it a number. So, kailangan mo rin siyang i-parse. So, hindi mo pwedeng i-add si integer sa string. Kasi string will always be a string unless you parse it. So, the output of that is false. Tingnan natin sa code natin. Ito pa nakita. Run ko pa lang. Yan. Oh, false nga siya. Yan siya. Oh. Ayan. Oh. If x integer is equal to the string of 300, sabi niya ganyan. So, let's try if it will be true or it will be false. So, automatic siya false. Kasi kahit hindi mo naman na siya i-code, automatic na false yan. Kasi string and an integer na yon. Magkaiba na sila ng data type. Data type pa lang, mahalata mo na. So, next. What about this? Can someone answer that? Would it be false or would it be true? False, ma'am. Okay, very good. Still a false. Still a false. Kasi sabi niya, strict equal. So, strict siya. Doon pa lang sa word na strict. Stricto siya. So, hindi na niya talaga mako-convert sa string tsaka si integer. Ayan. So, uy, madalawa na si ano, si Mobas. So, here. Uy, jumoin kayo sa discussion natin. And this, how about this?
We had here 150 and a string of 150. Is x not equal to y? Is it true or false? Ayan, madali na lang yan. False. False, ma'am. False. False? Ikaw, Rafael. False, ma'am. False then. How about you, yung false? True, ma'am. True. It's true. Kasi sabi niya, not equal. From the word not equal. So, ibig sabihin, ito bang si integer hindi equal, not equal to the string? So, automatic, the output is true. Kasi sabi naman niya, is not equal. From the keyword not. Not. Pag is equal, equal, pag sinabi niya, yun pa, magiging false tayo. But ang sinabi niya is not equal. So we have the word not equal. So ang lalabas dyan is true. So I'll show you. Run natin. Yan. True. Sabi niya dito, is an integer or is an integer 3 not equal to y of the string of y. So, automatic that it's true. Hindi nga naman sila equal. Yun yung ibig sabihin niya. May nakarami na si Mopas. But it's nice. At least you try. Okay, how about this? Oh, pabilisan. Is 300 greater than 100? True, ma'am. Ay, nagsabay sila. Si Jeremy tsaka si Manding. Manding Rafael. Yan. How about this? Is 100 less than 300? True, ma'am. True, ma'am. Ay, tao na naman si Mopas. Wala, nakarami na si Mopas. How about this? Is 300 less than or equal to 100? False, ma'am. Ha? True, ma'am. Sino kanya yung aduwa? Sino yung nagsabi ng false kanina? Sino ti false? Chuck, ma'am. Ah, sino ti true? Chuck, ma'am. Okay, let's run it. Let's run it, ha? So, ano na yun? X is equal to 300 and then Y is equal to 100. Ganda. Control F. Run natin. Oh, it's false! Sino na ang wala ng false? Sinong tumama? Si Jeremy? Si Rafael? Sino yung kanina yung dalawa? Ma'am. Ah, si Rafael? Ay, sino mo pa? Nag-eco ka niya yun. Ayun, may nag-eco. Ayan, so it's false. Kasi, mas mataas ba si 300 kay 100? Yan yung sabi niya eh. Mas mataas ba? So, di ba hindi? Hindi. Kaya ang lalabas is false. What if they have the same number again? Pareho na 300. True, ma'am. True, ma'am. Ang gagaling na ninyo. Nakuha nyo na agad. Very good. It's really true. Yan. So, pag may equal sign siya, pag may equal sign siya, tapos may less than or greater than, as long as they have the same numbers, the same integer, magiging true. Unless mas mataas yung isa, dun sa isa, tapos less than or greater than, dun na magkakaroon ng ano, dun na magagamit si less than or si greater than. Pero yung gamit kasi ng less than or equal to is that kung parehong number, kung pareho ng number. Yan. So, nakuha niya na, ang bilis niyong nakuha yun. Ha? Okay, logical. So, sa logical na tayo. Logical operators. So, alam ko, nagamit niyo na rin to. Sa discrete, nag-discrete na kayo ng ganito. Diba? And then or, XOR, not, and or. Ito yung ano niya. Ito yung sign ng, balik tayo. Representation yung explanation nyo. So, the standard logical operators, and or, not, and XOR are supported by PHP. Logical operator first convert their operands to Boolean values and then perform the respective comparison.
So from the word itself, first convert their operands to Boolean. So what is Boolean? We have the true and false. So sabi dito, and if true is true if both X and Y are true, or if is true if either, so either X or Y is true, XOR if true is true if either X or Y are true but not both, not is true if X is not true, and is true if both X and Y are true, and or if true is if either X or Y is true. So ito yung representational niya para mas maintindihan ninyo. So I make this one. Yan. Halimbawa yan, the analogy of PHP logical operator and. Sabi niya dito, if yung isa, if one is if one is false and the other one is false, automatic na hindi maka naka-close kasi ano, ayan oh, yung false niya. False na pareho na false. Ayan. Pag pareho na false, automatic na false. Pag isa ang true at isa naman ang false, automatic pa rin siya na false. Pag ito nakasara na naman, tapos yung isa nakabukas, false pa rin. Pero pag parehong true, automatic na lalabas ang true. Nakuha niyo yan? Diba? Ang daling maintindihan yan pag ganyan. Kaysa dun sa binabasa ninyo. Pag binabasa nyo lang kasi na ganun is, hindi talaga maiintindihan. So, yung logic niyan is, if both of the taps are closed, sabi niya, so yung water hindi mag-flow down. So, automatic na zero. So, zero or false. Kasi, we had this one and zero pag, yung one kasi is true, yung zero is false. Yun kasi yung representation ng 1 and 0. Pag 0, automatic na false, and then pag 1, automatic na true. So ito, since both of the tap is closed, the water cannot flow, so automatic that it is false. So even one of the tap is open, but the other tap is closed, same with this one, hindi pa rin siya mag-flow, so it's still a false. But if both of the tap is open, automatic that the water will flow. That's why it is called true. So in end operator, kailangan both of the variable or the number or whatever we use, mga ganun, mga value natin are both true, then magiging true siya. Naintindihan dito? So yan ha. Tatandaan nyo na ang end is always true. And next, we had or. So yan, the analogy of or. Yan naman, what about here in or? Can anyone explain the image? Sige nga. Can I have someone to explain the analogy of the or operator based from the attached picture? Walang gustong mag-explain. Parang yung ano lang, in-explain ko kanina, this is parang gripo siya. May dalawang faucet. And then both faucet have both lock. Ang ganyan. And then, if you open the faucet, mga ganon. How this one, it's still both closed. So, pag close siya, if both is false, it means to say that false pa rin siya. But if one tap is open and the other one is closed, it is already true. So, pareho din to. Kung nakabukas yung isang tap, even naka-close yung isang tap, magiging true pa rin siya. And then, pag both of the tap is open, it is true. So, iba, yun yung pinagkaiba ng N and or. So, and as long as hindi nakabukas yung dalawang gripo, hindi siya masasabing true. Sa or naman, as long as may nakabukas na isang gripo or nakabukas na dalawang gripo, automatic na siya ay true. Pero pag parehong naka-close, automatic na yun ay false. So that's the difference of and the or operator. Mas madali yan, naintindihin. Kasi may ganyan ako.
Next, we had assignment operators. Yan, so assignment na tayo. I-code kaya natin muna yung ano, yung logical nating and or para ma-try ninyo. Yan. Balik tayo doon. Kasi nagagamit lang kasi ang mga yan talaga pag ginagamitan mo ng if else. Yan. So magdagdag tayo dito ng variable. Paano ba gumagana? Kaya nyo kasi mag-ano eh. Sabi, ma'am, paano gumagana yun? Ganun. Kanyami, jibach me, Diyos ko, damag kami nga damag. Na kayo, kung kayo damag. Yan. Jose, if X and dollar Y kasi pwede pa kasi yan, gamitin mo lahat yan eh. Mamaya, pakita ko yan kung paano gamitin lahat. So, yung X and Y ba natin, ano yung magiging output ng X and Y if gagamitin natin si N? Anyone? Yan. From the expression itself na ginamit natin kanina, dun sa end operator natin, as long as ang isa ay parehong nakabukas, it is true. Pero pag ang isa ay nakasara, it is false. So ano yan? Ibig sabihin yan, automatic na, since pareho silang number, integer, anong i-output niya? Parehong integer and parehong value. Anong i-output niya? True, ma'am. True, very good. Nakuha agad ni Rafael yung ano, yung logic nun. So parang ganun lang 'yan, parang para siyang naging equal sign lang din siya. So what if nga mas mataas yung isa? Anong sagot mo doon? Ito. Gamitin natin ng comparison is equal to dollar A and dollar B. Ano yung output niyan? Yan. Maging output niyan. Basahin mo. Is dollar X and Y equal to dollar A? Huh? Is dollar X and Y equal to dollar A and B? Anyone? False. Bakit false? Kasi yung value ng ating X and Y at saka yung value ng A and B, hindi naman sila pareho. Yan kasi talaga ginagamit ang N and Y. Pag nagkakaroon tayo ng comparison, ganyan. What if ito, or? Or naman yung gamitin natin. Yan. Paano naman yan? Pag or yung ginamit natin, kahit na yung isa is, kahit na may mali na dyan, magiging True. Correct. Kasi adati nilukatan tayo, adati hantay nga nalukatan. So, ibig sabihin true. Basta no, every time na nag-compare tayo sa end, logical operator end, pag nakita natin na pare-pareho sila ng value, automatic na end. Pero pag magkakaiba ng value, either sa kanya ay may true,
either din sa kanila ay may false, magiging true siya. Ayun, intindihan sa part na 'yon? Hawatan nyo. Mamaya magpa-quiz ako ng ganyan, ha? Won kayo nga won. Sige, kita hakton, genti quiz. Pero okay lang di quiz yung madamdama. Very basic lang yan. 15 minutes na, ma'am. 10 minutes lang, nalaka lang, Ajay. Kayang-kaya yung Ajay. Very basic lang, Ajay. Nilulokan niyo, 10 minutes lang niya. 10 minutes lang, won. 10 minutes lang nilulokatan niyo, 10 minutes. Basahan niyo lang GVMGO yun. Tapos, basta, nalaka lang, promise. Nagungot kayo kanyak noong nariga, na nakamangtad din nariga. So, kailangan nga dumungod kayo nag-discuss ha. Kasi nag-take explain ko, at least orinahan nyo nga i-code. No, kaya yun itong abasa, hindi code din. Orinahan kayo nga giranan. Amuyo. Okay, assignment. So, we have assignment operator. So, assignment operators allow writing a value to a variable. The first operand must be a variable and the basic assignment operator is equal. The value of an assignment expression is the final value assigned to the variable. In addition to the regular assignment operator, several other assignment operators are composites of an operator followed by an equal sign. Interestingly, all 5 arithmetic operators have corresponding assignment operators. So yan. So, saan natin yan pwedeng gamitin? Sa paggamit ng mga formulas. Yan, halimbawa yan. O yan. Di ba, pag gagawa tayo ng new variable natin, yan. Halimbawa, yung value ni A is 2. Halimbawa, yung value ni A is 2, tapos 2 plus B, parang ganyan. Sa halip na gamitin mo na yung expression na yan, ito na lang yung gagamitin mo. Shorthand mo na lang siya. So, sabihin niya, A, halimbawa yan yung code, mamaya yung code. Halimbawa yan, o yan. So, sasabihin niya dyan, imbis na ito na yung gamitin mo pag nag-add ka ng 2 numbers, ito na lang siya. So, A plus is equal to B. So, may shorthand tayo. Same true with subtraction, multiplication, division, and modulus. So, sa halip na gagamit ka ng masyadong mahabang expression, eto na lang. Kung minsan kasi meron din yung pinapagawa yung mga, sa amin kasi dati yung teacher namin dun sa Java dati, paiklian kami ng code. So, ako yung isa na pinakamaikling code dati. So, kailangan yung buong system na pinagawa niya sa akin dati is payroll, employment payroll system ng Java. And then, ang sabi niya, not more than 200 lines dapat yung gagawin mong program. So, talagang minimize talaga sa akin, 157 lang yung buong system na code ko. Kasi may mga shorthand. Maganda yung may mga shorthand na gagamitin ka. Ganyan. Para hindi masyadong crowded din yung pagko-code mo. And meron din yung conference. Sayang kasi naka-pandemic tayo, wherein programmers could also join and then they will display some of the codes. And then you try to minimize it or magdagdag ka lang doon ng maliit lang na code para mag-run yun. And then ang galing nung nanalo, nilagyan niya lang ng divided by 2. So dalawang operator, isang operator lang tsaka isang constant number yung nilagay niya. Yun lang, ina-analyze niya yung code. Nilagay niya lang yung divided by 2, nanalo siya, naging number 1 siya. O, diba? So, maganda yung marunong kang magbasa ng code. Marunong ka sa mga shorthand, mga ganyan. So, sample code. Yan. Yan yung sample code natin. Sa tingin nyo, ano yung magiging output niyan? Sa mga sample code natin. Sige nga. Meron ba ako niyan? I think meron ako. Code natin. Ano yung magiging output ni X1? Ano yung magiging output ni X1? Paki-analyze. Sabi niya dito, X1, yan si X1, no? Oh, plus equal to 100. E-echo niya si X1. Anong output niyan? O, code nyo.
Code niya nung X1. Ito yung value ng X1. 100. Tapos, ipla-plus mo si X1 ulit sa plus X1. Ano magiging output niya? Ano 200 niya? 200. Kasi, sabi niya dito, si X1, idagdagan mo ulit ng X1 para lalabas yung output niya. So, 200. Same true with X2. Si X2, the value of X2 is 200. I-minus mo rin si 200. So, ang lalabas? Zero. Dito rin. Same true here. Si X3, ang value niya is 300. Multiply it by 300. 300 times 300. 10,000. 10,000. Here. 400 divided by 400. 1. Yeah. Same true with here. The value of X4, the value of X5 is 500. Modulus 500. May remainder ba? 0. Eko. Ha? 0. Oo. Pag wala siyang remainder, automatic, ang lalabas na remainder niya is 0. How about this? Sabi niya si X, if X is equal, open parenthesis, is equal to Y is equal to 11 plus 9. So what is the value of X and Y? The value of X and Y is, ano yung value ni X? Ito yung value niya si Y. Si Y is, sabi niya si Y is equal to 11. Sabi niya yan, no? Si Y is equal to 11 plus the value of X na 9. So, ilan? 20. Ito muna tayo. Itong value of Y natin. Yan. So, sabi niya dito, the value of 11 plus 9 is equal to 'pag nasa labas na siya ng ito na lang yung magpa-plus. Yan. So sabi niya yung unang value ng y is 11 only. Ito ha, tingnan niyo kasi nasa loob siya ng parenthesis. So sasabi niya dito, yung value ng y is only 11. Pero ano yung value ng x? Ano yung value ng x? I-plus mo na ito. Unahin mo kasi yung nasa loob ng parenthesis. So, ano yung value ng y? So, the value of y is 11. Kasi, equal niya lang. Sabi niya, akin lang to kasi nandito siya sa loob ng parenthesis ko. Sabi niya. So, akin lang siya. So, ang value ni y is only 11. Pero si x is nasa labas. Tapos kukunin niya lahat yung value ni 11 tsaka yung value na naka additional operator sa labas. So ipa-plus niya ngayon. Ang value ng x is 20 ma. 20. Unless pag tinanggal mo itong si x dito sa gitna, i-multiply niya. Hindi pala yung code. Abang kumot i-edit 'un. Unless ito, natanggal yung additional operator natin, pag natanggal yan, magmumultiply siya. Diba? Aguara. So, 1 times 1 is 9, 1 times 1 is 9. So, magiging 99. Pero since may additional operator tayo, pag plus umlatan, tada yung value ni x. Yung value ni x, kundi yung value ni y, kundi yung value na nga ada yung outside the operator. So, pag plus umlatan yun, tanagbalin nga value ni x. Pero no, titinamag na di value lang ni y since may sarili siyang parenthesis, di value na lang kasi na di sa unog ti parenthesis. Nawata di nga part. Code nga natin yan. Kahit yung huli lang, yung echo 11 plus 9. Wait. Yan. Yan nga siya. Oh. Yan. Ayan, oh. Ayan. Tanggalin natin muna itong nasa labas. Ayan.
Tanggalin natin yan. Yan. Tapos, tanggalin natin yon. Control S. So, di ba? Undefined value. Warning, undefined variable X. X. Ay, ito, ito. Ay, Y pala yun. Wrong ako nang tinanggal. Control Z. Okay. Control S. Yan. Yan. Diba? 11. And then, if we will return kanina, yung kanina. Control Z. Yan. Tanggalin din natin si plus 9. Halimbawa. Yan. So, ang magiging value pa rin niya is 11. Yan. 11, 11. Kasi, ito, sarili niyang value si Y. Yan, sariling value ni Y is 11 only. And then, ang value naman ni X, kukul niya yung laman ng Y, so 11. Pag nag-add tayo dito, nag-add tayo dyan, pagpa-plusin na niya lahat. Yan, yan, nag-plus na siya. Ayan o, yan yung difference. Sabi niya dyan, yung value ng Y, ayan, is 11. Ito lang, 11. And then, yung value ni X is magpa-plus siya, which is 66. So, pag tinanggal natin yung operator doon, magiging 66 tsaka 11. Ay, hindi siya nag-parse. Ay, kailangan mo nang i-parse. Ay, lagyan natin ng multiplication. Multiplication is 8. Control S. Ayan. 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 So, 66 and then 11. Nakuha na sa part na to. Kahit na may mga equal-equal siya as long as meron siyang sariling parenthesis. Okay na tayo dyan? Oh, halimbawa, yung modulus. Yan. Hindi, alam nyo naman na yata yung modulus natin. Basta kung ano yung magiging remainder, yun yung magiging sagot. So, halimbawa, magiging yun ang other number. Value of A is equal to 900. And then, dollar B equal to 4. Yan. So, i-divide mo nga yan. Ay, masyadong malaki. 90 na lang. 90 divided by 4. 90 divided by 4 is 2, 8, so 10. 10 ang lalabas niyan. Dapat ang magiging output ni dollar A modulus percent modulus dollar B. And echo natin si dollar X. And ang lalabas dyan is 10. 10 ba yun? Kasi yung computation ko kanina. Yan, 10. Pa 2. 90 divided by 4. Tama ba yun? Ay! Wait. 90 divided by 4. 4 times 2. Saan ba? 8. 10 naman dito. Ay, meron pa pala. 2 times 4, 8. So, ayan. Oo pala. 2. 2! Correct. 90 divided by 4. 2, 8. Tapos may 10 na natira. 10, 8. 10 minus 8 is 2. 2. Tama nga, 2. Ganon. Nakuha na to. Dito sa part na to. Uy, walang mag-question. Sure kayo, ha? Pag nagpa-quiz ako ng mga ganyan, ha? Mabilisan, hindi ko kayo pagagamitin ng ano, ng SAM. Nag-ipusak to kasta. Mabilisan, 1 minute lang, basaom. Titignan ko lang yung ability nyo to how to read codes without using your local server or without, ayan, bitwise. I think this is very interesting because I know that some of you didn't know how to calculate bits, binary. So, meron dito. I'll be teaching you how to do the manual. Pero, daan muna tayo sa end and XOR ng mga ano, ng bitwise. So, bitwise operator allows operating on the bitwise representation of their arguments. So, end. So, alam na natin yan. True, di ba? So, bits that are set in both X and Y are set. So, or naman. Yan yung or. Pag ganyan yung or. So, yan yung mga
yan yung mga operator natin. Ito. So XOR. So bits are set in XOR but not both are set. And then not. So yan, ganyan naman na yung not pag bit twice. Not. Pag ganun. Yung kanina not natin na una is yung question mark ay yung exclamation point. Ito naman pag bit twice ang not natin is pag ganun. Nag-curve siyang ganyan. So are not set and vice versa. And then we have this less than or shift left. Shift the bits of X and Y steps to the left. And then shift right to the right naman yan. So each steps means multiply by 2. So each step means divide by 2. Yan. What is a bit? Halimbawa yan. A binary digit is the basic unit of information stored in the computing system that exists in two possible states. Represented as on or off in a computer system, the on state considered as 1. Yung kanina sinabi ko, 1 is true and then 0 is false. Same true with that. Yung on natin is 1 and then off state considered as 0. Actually, magagamit nyo yan pag sa system ninyo, pag sa delete and sa hindi kayo magde-delete. Pag gusto mo na the process of your delete button, magde-delete siyang ganyan pero hindi siya mawawala sa database, may gagamitin ka dyan na code para save pa rin siya sa database pero hindi na siya magiging visible dun sa output ng system mo. Pero magiging visible siya dun sa other parts ng system. So magagamit mo yung on and off na yan. So these states can be compared with two states of a flip-flop. Two states of an electric switch on and off, and these two values of 0 and 1 are called binary digit. And these digits are in a specific number system that is binary number system which construct upon the base of 2. So in decimal number system, a number construct upon the base of 10. Let's see how a decimal number can be constructed. So ito, ganito na create yung binary number natin. So 2 times 102 plus 3 times 101 plus 1 times 100. So makikita nyo, 100, tapos 101, tapos 102. So 231. So can you how to convert this in a binary, yung 231? So sabi nyo nga, hindi kayo naturuan dyan sa pag-convert na ganyan. Ayan. So ganito yan. I'll be showing you, I'll be opening the Jamboard para makita nyo. Are you using laptop? So you could join me also how to calculate like this. Wait, kunin ko yung link. Control C. Then post ko dito sa ating G. Ating Google Meet. Ayan. Send ko yung link dito sa ating chat box. Para masabayan niyo ako. So click niyo lang yung Jamboard natin. So ano yung sabi kanina doon? Kanina is 90. So paano 'yan? Ganito 'yan. Sabi nga niya kanina, it is based on 2. Naka-base sa 2 ang ating binary. So like this. We start by 1. 1 na 1. Wait. So you need to listen to me carefully because we will be converting a number to a binary. We will be dividing a number to binary and then we will subtract a binary to binary. So 1, we will start by 1 and then followed by base of 2. So 1 times 2 is equal to 2. So 2 times 2 is equal to 4. 4 times 2 is equal to 8. 8 times 2 is equal to 16. 16 times 2 is equal to 32. 32 times 2 is equal to 64. And 64 times 2 is equal to 128. Diba? 128 bits tayo. Pero pag pwede pa rin siyang sumobra, pag matataas na number, just multiply it by 2. So 128 times 2, ganyan. So our number is 90. 90. So, we will convert this using subtraction and addition. First, what is the number very near to 90? Dito. So, sa ating table.
Ano yung pinaka malapit na number natin sa 90? So yung pinakamalapit na number natin sa 90 is 64. So we will deduct 64. So we will put 64 beside the 90. Then plus. Then deduct natin. So 10 minus 4 is 6. Then 8 minus 6 is 2. So automatically, tutarin din natin na touch si 128. Automatic, so si 128 is 0. And na-touch natin si 64, lagyan natin agad ng 1. So, na-off natin si 128, na-on natin si 64, since 64 is near 90. So, what's near 26? We cannot touch 32 kasi mas mataas si 32 kay 26. So, we will close 32. And yet, we will open 16. So, plus 16, minus 16. So, 6 minus 6 is 0. 2 minus 1 is 1. Next, 10. So, pinakamalapit, 8. So, we will open 8. We will deduct 8. Then, 2. 2. Dito na. Ito ko ilagay 2. Ayan, 2. So, hindi natin pwedeng kunin si 4. So, close natin si 4. But we need 2. So, we need to on 2. So, 2. Plus 2. And then, deduct 2. Then, 0. So, wala na. So, automatic, close na natin si 1. Ayan. So, if we will add this, 64 plus 16 plus 8 plus 2, can we get 90? Oh, 90, correct. So the binary code of 90 is 0101101010. So this is the binary code of 90. Nagets? Nawatan? Or additional example? Okay, one more example. Okay. We will convert 118 to binary. So we start with the base of 2, 1, 2 times 2, 1 times 2 is 2, 2 times 2 is 4, 4 times 2 is 8, 8 times 2 is 16, 16 times 2 is 32, 32 times 2 is 64, 64 times 2 is 128. 128 bits. So, don't forget that. Ito yung pinaka-base natin, 128 bits. Pag hindi mo natatouch si 128, automatic you put 0. Unless you have higher than 128. Okay, 118. Can you answer that in your paper? Abang yung iba, yung nakaintindi na. Yung hindi pa nakaintindi, listen to me. So, we cannot touch 128. So, automatic, we off 128. But we need 64. So, 64. 64 here. Deduct natin. Yeah. So, 118 minus 64 is 54. Ako nang mag-deduct. Calculator tayo. So, 54 is near 32. So, open natin si 32. Let's on 32. So, deduct natin si 32. Pasensya na kayo sa sulat ko. Diba? 22. Ayan. So, 16 is near 22. So, we need to open 16. On natin si 16. Then, deduct natin si 16 kay 22. Ay, pasensya na. Makabili nga ng tab and pen. And then, minus 16 is 6. 6. Lagay na natin si 6 dito kasi hindi na kasya doon. So, 6 is not greater than 8. So, i-off natin si 8. But we will open 4. So, i-add natin si 4 dyan. So, plus 4. So, 6 minus 4 is 2. And then, i-open natin si 2. So, plus 2.
and then 2, and then 0, then we close 1. So automatic, the binary code of 118 is 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Naintindihan? Okay? Yes, ma'am. Okay, okay, I will give a quiz. Then I want you to write it in your paper. Quiz tayo. I will give extra points. Don't worry. And then, i-open yun to na lang, Jay ko ah. Jay, saan ka picturean nyo, then isend nyo, Jay, panisendan nyo. Jay, group chat tayo na lang, Jay Messenger. Para magising yung mga hindi nakikijoin. Ala, ba't may mga ganun sila? Para ma-encourage the mot nga makijoin. And then I'll be checking it then para makita ko. So, pabilisan ng pag-send. So, I will give an example. Then mag-ano na lang ako din mamaya ng mga sasagot. In-open nyo ba yung Jamboard nyo? Open your Jamboard. Yes, I will send the presentation later. Can you open your Jamboard? Sinend ko dito sa... Mabalik papel. Wen, papel, mabalin. Sino tinakalukat kanya ay dati ay NT whiteboard tayo. Mabalin kayo nga makijoin dito yung whiteboard tayo ah. Hindi ba kayo pwedeng makijoin? Kaila ay nakalak. Share natin. Sige, share natin yung mga nasa meeting today. Restrict, naka-restrict siya. Ano ba to? Get link. Ayan, editor. Ayan, i-editor. Ayan, para pwede kayong copy link. Pwede kayong mag-ano. Send ko ulit dun sa... Hindi nyo naman sinasabi, ma'am, kami nga malukatan yung send mo nga link. Ayan. I'll be sending the link. Try nyo nga kung na-open nyo yung Jamboard. Ayan. Kung pwede na. Can you go inside my Jamboard? Wala. Try nyo. Click nyo yung link na sinend ko sa chat message dito sa Google Meet natin. Can you try kung pwede na kayong maki-join sa akin? So, para pwede na yung iba, pwede nang sasagot. Okay, I will be giving higher number. So, number 1, 339. So, I want someone to answer this later. Any volunteer? Pasensya nyo na yung sulat ni Mau. 339. Number 2. Sulat nyo yung papel yun. 339. So, number 2. 254. Ayan. Number 3. 85. Lima lang, lima. Number 4. Baga, yun, ano partak ni mama? 121. And number 5, 75. Yan. Okay. Nakuha nyo? You can enter the Jamboard. Dito, ilagay ko dito sa chat message natin. So, 339. Number 2. Unang makakapag-send. Send nyo sa ano, group chat natin dun sa messenger. Unang makakasagot. Pero i-send nyo pa rin kahit na malit. Okay, sagot-sagot na. Bitwise operator.
Ma'am, pakikita man din number 1 ko. Okay na ba? Tapos na kayo? Sagutan na lahat? Sagutan na ba lahat? Dalawa pa lang yata yung nagsasubmit sa ano natin. Ah, ano?
Anyone who wants to answer number one? Can you go to Jamboard and answer it? Anyone who wants to answer? Punta lang kayo sa Jamboard, click nyo yung ano. Ma'am, papel ni Sir May. Oo, okay lang sa papel. Talagang kailangan ko yung papel yun. Pero dagikit nag-volunteer nga ag-answer on the Jamboard. You can click the link on here in our chat box. Click nyo lang yung link. Ano makasarot kayo yung Jamboard. Can you try that? Kung gumagana ba yung Jamboard natin? Kung pwede kayong makisabay sa akin na mag-compute. Click nyo man yung link. Ngayon send ko dito eh. Wait, I'll be copying the link ulit. Send ko sa Facebook natin. Send ko na lang sa ano. Try nyo i-open. Kung pwede. Sabi nyo sa akin kung makaka-join kayo. Kasi ako sure. Hindi ako. Dati kasi nakaka-join sila dun sa yung tinuturuan ko na Java, object-oriented. May ganyan kasi kami sa Java eh. Data TV naka-basic ni Java, algorithm, and then the binary. Try nyo mag-join dyan sa Jamboard ko. Then volunteer na lang yung gustong sagutin yan. So try that one, Jamboard natin. If you could join. Can you join in the Jamboard? Kaya nyo ba? Can you tell me if you could join in the Jamboard? You could enter the Jamboard? Hindi ba kayo makapasok sa Jamboard? Nakapon kami, ma'am. Ha? Nakapon na. Ay, access denied ko na. Namot ni Kwa, Sonia. Kaya nga ta. Share ko naman kanina. Edit. Change. Anyone in this group with link. Anyone with the link. Na ayun, hindi ko napalitan. Anyone with the link. Copy link. Done. So, try ulit natin. Yung mga naka-laptop. Yan. Ayun, try mo nga ano. Maria Sonia, if you could try na. Pwede na ba? Anyone with the link. Yung napalitan ko na. So any volunteer could join my Jamboard and answer one. So lagay mo yung pangalan mo sa taas muna. Sinong gusto mag-volunteer sa number one? Dito sa Jamboard. Try nyo kasi maki-join sa Jamboard natin. Okay na daw, sabi ni Sonia. Okay, join. Anyone who wants to answer could join the Jamboard and answer it. So, iba pa yung answer nyo sa papel. We will check it. Nasagutan na ba lahat? If nasagutan, can you open your cam and ano, iganon nyo nga yung na-answeran nyo? Show nyo nga sa akin. Picturean ko. Open your cam and hold your... Yan, ganyan. Hold your asa yung mga ginawa nyo. Para makita ko na talagang may ginawa. Sige, hold nyo ganyan. Wait lang. Okay, screenshot ko. Ay, si Jeremy lang. Wala ba kayong ginawa yung iba? Di pa yung mamagura, agbado lang ka. Ay, agbado. Sige, agbado ka pa. Ayan, meron na kay Chelsea. Oh. How about the others? Stop presenting ko muna so that I can see all of you. Tignan ko nga. Oh, how about the others? Emerson, Karen, Ellen, Angeline, Jennifer, Glenn, Lenny, Angeline, Arlene Viel, Sonia, Ashley, and Frederick. Can you open your cam?
Pakita nyo lang yung ginawa nyo. Para pag may mga hindi nakaintindi, we will go on with ano. Ayan. Wala na kay tag-open. Ang alpasan mo, pakita. O, sige, sige. Sige, nakailangan talo tinag-open. Okay, tuloy natin. Anyone wants to answer the question in the Jamboard can go to the Jamboard and answer it. Ina, yung mga naka-laptop dyan. Sino ba tinaka-laptop? O, naka-laptop kanyayo or awan? Da naka-laptop, awan. Awan sa ma'am. Awan. Sige, Jeremy. Ani, Maria Sonia, naka-laptop siya eh. Maria Sonia, what do you want to answer? Choose ka na. 1 to 5. Ang seram latan. Sumurot ka lata dyan, Borden. Pili ka lata dyan, seram mo, naneng. No, 1 to 5. So, no, sinong gustong mag-volunteer ng number 1? Ibagam latan, tasyak itiag. Gisurat. Ay, pasensyaan nyo lang yung sulat ko. Sak, ma'am. Okay, okay, sige, Rafael. 16, 30. Galang ko, ma'am. 512. Ah, 512, tirayat mo. Anong number yon? Number 1, ma'am. Ay, number 1. Nagre ka, 32, 64, 128. So since mas mataas yung value natin, mumultiply natin si 128 ng 2. So it will be 256. Ayan. Send yung walo doon na kita na arami nyo dyan, TGC tayo. Tapos, ay yun ba? Send nyo dyan, TGC tayo. Picturean nyo lahat tan. Kasi send nyo yung GC tayo. Okay. Okay, what's next? Rafael. I-minus mo 256, ma'am. So automatic, si 256 is on. Okay, so what did that? 83, ma'am, di sagot. 83, correct. Then, since 83 is less than 128, 128 is? Zero. Zero. Tumaro, no? Minus 26 is 4, ma'am. 4. Okay. So, open tayo si K64. So, ano manan? 19, ma'am. 19. So, is 19 less than 32? Yes. Ha? Zero na, J32. Zero, J32. Next. Minus 16. So, open si 16. Stream. 3. So, close yung 2. 18 for ma'am. Close yung 2. Then, open si 2. 1. So, open yung 1, ma'am. So, 1 minus 1 is 0. So, that's the binary code. So, very good, Rafael. Okay, next. We'll go to number 2. Kasi i-kwakmot lang. Ewan, huwag mo di talaga yung surat ko. At least alam ko. Chak! Wait. Yan. Kay Rafael yan, ha? Oh, correct. Number 2, ma'am. Number 2. Sino? Jeremy. Wait, sulat ko muna yung ating binary. Ay, yung ating bit. Number 2. Pasensya nyo na yung sulat ko, ha. Nagpangit. Grigan mo kami kontrolan ni mouse. Kailangan talaga ng tab and pen. Gumatak pa mo. Dato tayo gatang. Okay. Sa anong open? Jeremy. Ma'am.
Number 5. Ah, number 5 di kayat mo? Well, ma'am, nalaklaka lang amot niya. Nagbigat mo na yun. Grabe ka. Nilag, kunak mo dahil. Yung bagang kumatatay nga, Rod. Pam? 8, 16. Bari ka. 32. Di pa yung lakalakaan mo, di kaya't namot. Ma'am, na-bits nga ro doon, di nalaklakalakaan. 28. Pasensya niyo, bisurat ko. Baka muntun, lagi yung imaten, aawatan lang, pasurat ko. Huwag kanya ito imaten kayo. Kitayo. Okay. Ano? 64, ma'am. So, si 128 is closed. Open 64. 1. So, 1. 3. Ay, 11. 11. Minus 8. Lay, bagang paya nag iti binary tan, open or close. 0, ma'am. 0. 0. 0. Okay. 8, open. 1. Okay, 11 minus 8. 3. 3. So, close natin si 4. Bubuksan natin si 2. 1. Anong 1? 3 minus 2 is 1. Okay. 1 minus? 1. 0. Equal to 0. Okay, very good. Nagsilim pa. Di kalakaan talaga ti pinili. Okay, next. From the girls ngay mot. Number 1 daw gusto ni Sonia. Wala na Sonia, nakuha na ni ano Rafael. Other number you want to answer? Available 2 3 4. Anyone? Girls naman. Report ka na, ma'am. Bark 72, ma'am. Number 2? Hindi, tapos ka na, Rafael. Tumigil na kayong dalawa. Sa inyo na lahat ng score. Sino? Tapos yung pumawian, men. Don't worry na nga ito. Graded recitation mo kanya. Kuta mo ka makijojoin ka. Okay. Next. Sino? Uy, makijoin kayo para may paghihilan ako ng grades ninyo. Next. Kasi ang mukhang... Saan magiging say? Di ba yung arikog? Wait, basta isan nyo lang tadi din nagkumpyutan nyo. Can you amin? Oh, anyone? Uy, send you amin ah. Kung pwede nag-send nga nilang, kung pwede nag-send nga girls. Two ako ma'am, ako na lang pong, oh sige, sige. Okay, sis, siya na lang daw magsusulat sa two. Okay. Take charge, Maria Sonia. Sige, sagutan mo na. Okay, siya na daw magsusulat sa jamboard. Oh, number 3, who wants to answer number 3? Those who are who open their laptop, you can join. Oh, yan, oh, nagsasagot na si Maria Sonia. Yan yung kagandahan ng jamboard. You can answer it by your own. Oh, number 3, basta i-open yung lata din number 3. Number 3. Just open the jump board, go to number 3, number 4. Number 3, sino? Anyone from the group? Girls naman. Ang ginagawa ng iba. Lado kasi siyang audio. Okay. Sige na. Sinong gustong sumagot? Girls. Sa inyo na yung isang jamboard. Ma'am, sak J85. Sige. Number 5 may nakasagot na. Ang available is 3 and 4. 85, ma'am. 3 and 4 ang available. Sige, sagutan mo na yun. Ay, number 3. O sige, sagutin mo na yung number 3. Naka-open ba yung ano mo? Yung laptop mo? Or i-guide pa kita? Ma'am, guide ma'am. Naka-cellphone ako lang. Sige, ayan muna natin mag-answer nga rin si ano. Message ka na lang sa chat box, Sonia, pag tapos ka na ano. Number 3 muna kami ni ano.
ni Emerson. Okay, Emerson. Wait lang. Sulat ko muna yung bits natin. Madali din pala tong number 3. Hindi nakita ni ano, ni Jeremy. Jeremy, nalakapay ti number 3. Mama, sir, aklatan. Ano, nansiran ni Kwa. Basta nansiran di papel mo. Ni-submit yun yung ti Kwa. Group chat tayo. Nalpas ko, ma'am. O, picturean yun. I-upload yun yung group chat. Yan. So, ano, continue, Emerson. Emerson. Minus 60 pa rin, ma'am. So, close natin si 128 na ron. Open si 64. Tapos, 16. 21, ma'am, tanser na. Minus 16. So, close natin si 32. Open si 16. Answer? 5, ma'am. 5. Minus 4. 5 minus 4 is 1. So close natin si 8. Open natin si 4. Plus 4. Then 1. 1 minus 1, ma'am. Ay, alam nyo na. Division na yata tayo. Meron ba sa inyo hindi nakagets? Very good. Ito kay Emerson. Bahalan tong dagi ang anak i-join. I-analyze lang tong. Okay, next. Number 4. Tapos ka na, Sonia. Tingnan niya natin si Sonia. Oh, tapos na si Sonia. Sa tingin nyo, tama ba yung sagot ni Sonia? Papada kayo answer? Yes, ma'am. Okay. So 128 minus 250 minus 20 is 126 minus 64. So 64, 126 minus 64 is 62 minus 32 is 30 minus 16 is 14. Then 14 minus 8. So 14, ang ganda nila. 14 minus 8 is 6. Then 6 minus 4 is 2. 2 minus 2 is 0. Okay. So check. Tura nyo yung mga ginawa nyo ay submit nyo sa anyo sa DC natin. Galvante na lang ilagay ko. Nagatibog tinagan na. Galvante. Okay. Very good, Iha. Next. Who wants to try number 4? Mamitid mo kanya, Amin. Gusto ka mo ton, Manding. Bagi da mo ton, Rafael. Meron ba sa inyo hindi nakaintindi? Moving forward na ba tayo? Sagutan nyo muna to. Sinong gusto? From the girls. Hindi active ang girls sa klase ko ah. Sa other klase ko, mas active ang mga girls. Dito, ayaw nilang magsalita. Others. Ellen. Marielle, Chelsea, anyone who wants to answer? This one. Try. Okay, tell me. Anong ima-minus natin? Anong ima-minus natin? Sino yung nagsalita kanina? Si Ellen? Ellen? Nasagutan mo na ba? Yes, ma'am. Okay, sige. Tell me. Minus 64, ma'am. Minus 64. So, we need to close 128. Close natin yun. Mag-open siya. 121 minus 64. 57, no? 57. So, what's next? 32, ma'am.
So, open natin si 32. So, 57 minus 32. 25 mo. Next. 16, ma'am. 16. Okay. So, 25 minus 16. 9, ma'am. 9. Then? 8, ma'am. Okay. Open natin si 8. Then? 9 minus 18. 1, ma'am. 1. Minus 1. 0. So, plus 1. So close natin si 4, close natin si 2, and then we open 1. So, yan. So, very good. Ellen. Ellen. Okay. Diba? Okay. Okay na tayo. Lahat nakapag-submit? Nakapag-submit ba lahat? Next tayo, division. We will go on division. Division. Madali din tong division. Mas madali nga actually itong division sa mga nalilito. Ha? Or, ano yon Rafael? Naisubmit yung amin nun? Check kung tumot lang damdama amin nga nag-submit. Bring a road na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim lang yung nag-submit. So may mga hindi nakapag-submit sa inyo. Or 7. O, nakapag-submit na rin si Biel. 7. Okay, next, division. We will go to division, successive division. So, may other way pa ng pagko-compute ng binary. Ganito naman yan. Kasi dito kasi sa PowerPoint presentation ko, actually in my PowerPoint presentation, naka-ano rin siya. Pero if you will read this like this, can you understand it? Automatic to, 0. So, ito si 1. 1, 2, 4, 6, 8, 16, 64. So, yan. So, ipa-plus-plus mo lang yung value ni 1 para makuha mo yung 90. So, ganyan yan. So, if you will read just like this, di ba, ang gulo? So, that's why you need also to learn how to calculate it in addition, subtraction, and in successive division. So, we also have in successive division like this. Actually, mas madali siya. Like this. Halimbawa, 1, 2, 4, 8, 16. Babasahin ko lang kasi yun na ina-explain sa inyo. Ano mo lang maawatan. So nga i-visualize ko na lang sa inyo para mag-gets ninyo kung paano yun nako-compute. Kasali kasi talaga yun sa bitwise operator. Actually, sa bitwise operator, pag kinode mo siya, sasabihin niya kung ilang bits ba yun. Yan. So, halimbawa yan. Ano yung example natin kanina? Yan, si number, si 75. So, si 75. So, pag successive division naman, di-divide mo lang siya ng 2. 75 divided by 2 is equal to 75 divided by 2 is equal to 37.5. So, 37, every time that you had a remainder, automatic na 1. So, tanda nyo yan, ha? So, ang 75 divided by 2 is 37 remainder 1. Kasi 37 remainder 5 siya. Pag may remainder, automatic 1. So, kunin natin yung whole number niya, which is 37 divided by 2. So, 37 divided by 2 is equal to 18.5. So, 18 remainder 1. Next, 18 divided by 2 is equal to, uy, tumulong kayo. Ano mo kita? 9. Remainder, dahil wala siyang remainder, automatic, 0. 9 divided by 2. 4.5. Yan, tulungan na. Kurida kahit para baga di surat ko. So, 4 remainder 1.
So 4 divided by 2. 2. 2. Remainder 0. Next. 2 divided by 2. Pangit yung sumarap. 1, ma'am. 1. Remainder 0. 1 divided by 2. Hanggang 1, ha? Is? 0.5. So, 0. Remainder 0.5. So, remainder 1. 1 yan. 1. So, paano yan? Diba kanina dito, yung 75 natin, 75, yan yung ano niya, 0100100111, yan. So, yan yung binary code niya. Tingnan nga natin. 0100101. Tingnan nga natin kung tama sa kabila. Yan. So, paano natin yan babasain? From the bottom, pataas. Pataas di pagbasa. Ayan. So, 1, start mo 1. Yung remainder ang babasahin mo, ha? 0. Tapos yan. 0. 1. 0. 1, 1. 1, 1. Kita nyo man, Usto? Ginti tatay. Usto? Magdagdag lang kayo ng isang zero kasi yung 128 is yung mas yung 128 is mas mababa ay yung 75 is mas mababa kay 120 ay yung 75 is mas mababa kay 128. Ma'am. Pero pwede kang magdagdag diyan ng isang zero para mabuo mo yung 8 bits 2 4 6 8. Sto? Sto ba diyan sir tayo? Ma'am. Ah. G1 divided by 2. Isang manalo, G1. 1. Diba, 1 divided by 2 is 0.5. Diba, dati remainder na, dati remainder na nga 0.5. Every time nga dati 0.5, automatic nga 1. Naku, mga 75 divided by 2 is equal to 37.5. Yung 0.5 niya, automatic na 1. Pero pag yung nakuha mo is whole number, wala siyang remainder, automatic na zero. Okay? Parang zero. Ganito yan, oh. Ganito yan, oh. Diba? Diba? 75 divided by 2 is equal to 35 remainder 5. Sa halip na remainder 5 yung ilalagay mo, automatic, pag may remainder, automatic yan na 1. Pero pag 8 divided by 2 is equal to 4, wala naman na siyang remainder, di ba? Remainder 0 agad yan. So pag wala ka nang nakuhang remainder, automatic na 0. Pag may nakuha ka na sobra, may decimal point, automatic na 1. Yan o. 75 divided by 2 is 37.5. So, remainder 1 siya. 37 divided by 2 is 18.5. May 0.5. So, 1. 18 divided by 2 is 9. Wala siyang sobra. So, 0. 9 divided by 2 is 4.5. So, may 0.5 siya. So, remainder 1. 4 divided by 2 is 2. Remainder 0. Ay, 2 kasi wala siyang remainder. So, automatic na 0. And then 2 divided by 2 is equal to 1. Wala din siyang sobra kasi whole number. 1 divided by 2 is 0.5. So 0.5 may sobra siyang decimal, so 1. Additional. Dun tayo sa number, ano ba yung pinakamadali kanina? Yan, si 85 is 0101 0101 0101 0101 2 4 6 8 bits. 8 bits. Ayan. So balik tayo kay 85. Dito halimbawa 85. Ayan, si 85. Ang bits daw ni 85 0101 0101 0101 2, 4, 6, 8, yan. Yan daw yung binary bits niya. So, kunin natin siya in successive division.
So, 85 divided by 2. So, 85 divided by 2. 42.5, ma'am. Oh, 42.5. Sige, i-cable tayo pa lang gusto nga value na. Anong kaya nga maulaw? So, 42 divided by 42.5. Oh. Then, alaan tayo whole number. 42 divided by 2. Ano? Twenty-one. 0.0 ko namon. So, 21 divided by 2. 10.5 mo. 10.5. And 10 divided by 2 equal to 5.0. 5 divided by 2 2.2 divided by 2. 0, ma'am. 2 divided by 2. 1, ma'am. 1. 1 divided by 2. 1 divided by 2. 0.5, ma'am. 0.5. Yan. So we will read it in successive division. So pataas. Pataas. So lahat ng 0.5. Lahat ng 0.5. Gawin nating 1. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. So dahil ilang bits lang to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh, kulang tayo ng isang bit. Automatic yung pang 8 bit natin is 0. So basahin nyo nga. Ay. 8 bits. Oh, yung basahin nyo nga. So, we will start from the last. So, 1. Yun, 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. Tama? Yes, ma'am. Ah, nakuha na. Pagdaan nyo, di ba? Okay. Ayan, number 3. Nakuha nyo na. Ma'am. Oh, magbigay ako ng isang activity. Pabilisan mag-send sa GC. Si... Ano ba yung example natin? Si 254. Yan. Yeah. Oh. Using successive division. Show me your formula, yung solution. Ang binary code kanina ni 254 is, ano ba yung binary code kanina ni 254? Sige nga, sulat nyo sa papel. 254. Ayan. Ang daming 1. 8 bits din siya. 7 na 1, isang 0. So, tignan natin kung makukuha nyo. So, 7 na 1. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Then, isang 0. So, yan yung binary code ni 256. Now, convert 254 using successive division. Yung unang magsisend sa GC, yan na rin yung una ang magsasagot. Ang kagaling na nila. Ma'am, kita naman yung example tayo. Sige, sige. Ito ko yung example kanina. Ayan.
Marjorie, anong section ni Marjorie? Marjorie Tosco. Marjorie Tosco. Anong program si Miss Tosco? IT ba si Tosco? Kaya ka. Marjorie Tosco. Ah, BS Math. BS Math. Ano ba di activity dyan? Ano ba? Hi, Emerson. Okay, ang kauna. Mauna si Emerson, pero i-send nyo pala. Hintayin natin na mag-send sila Emerson. Then you will be reciting this. Okay. Mauna si Emerson, ang bilis ni Emerson. Ah. At least alam nyo na, kahit hindi tinuro sa inyo sa Java. Now you know, pag nakakakita na kayo ng binary code sa mga sinishare nila sa Facebook, sige, magbagada nga makapasangit ka no ti binary. No, actually, it's not. It's not makapasangit. You just really need to understand the flow. Lalo pag mag-subtract na kayo ng binary to binary, you just really need to understand it. Kasi no naawata, mangka nga marigatan. That's why it's really useful that you attend something like this. Discussion. Kasi pag hindi ka talaga umaten sa discussion, kapag iiwanan ka, tsak edihan ko kahit nag-absent. Kasi feeling ko nung nag-absent ako, dati na lagpasak na may isang lecture, feeling ko ko kasla kurang din knowledge ko. Okay na ba? Are we going to start? Mag-start na ba tayo? Start na ba na mag-recite si Emerson? Or hintayin muna namin kayo? Okay, ma'am. Okay na. Okay. Start, Emerson. Hindi ka ba naka-laptop? Ka ba nga naka-laptop, Emerson? Saan si Aramla ko man? Yan. Meet ko man na naka-laptop kayo amin tapos na kayo mag-manipulate. Okay, Emerson, take charge. 254 divided by 2. 127, ma'am. 127. Okay, 127 divided by 2. 63.5. So, 63.5. 31.5, ma'am. Okay, 31.5. Next. 15.5. 15 divided by 2. 7.5. So 7.7 divided by 2. 3.5 now. 3 divided by 2. 1.5 now.
1 divided by 2. 0.5. Automatic. Pag may 0.5, 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Whole number, 0. So, 1, 1. Ito, correct. Very good. Okay na tayo dito? Are we moving forward to the division of binary to binary? Meron ba sa inyo hindi nakaintindi? Meron? Sino? Sino Dayay? Sino yon? Sino yung hindi nakaintindi? Don't be shy to tell me. Kasi at the end of the day, pag hindi mo naintindihan, sikat ikawawa. Kaya kailangan mong, mama, kunawatan, can you give me another example? Kasi jay. Don't be shy. Sino? Naintindihan ba lahat? Class. Kasi if I'm going to show you the PowerPoint, kung nakanyo talaga mag-gets the PowerPoint nung ko-explain. At least nung i-explain ko to dyan yung PowerPoint, at least na-visualize yun. Ganito pala yun kung paano na-convert. Okay na? Class? Are we, yes, ma'am. Moving forward to the division, ay to the subtraction of binary to binary? Okay, in subtraction, in binary to binary. For example, we have an example before which is the 85 and 75. 85 and 75 ba yung kanina? Ayan. So yung binary code kanina ng 85 is 01 01 01 01. Tama. Yung binary code ng 75 is 01 tapos dalawang 0 tapos 1 tapos 0 11. Yan. How to subtract? Ganito yan. Sa automatic, if 1 minus 1, automatic yan 0. So, ang 0 minus 1, you cannot deduct it. So, you will borrow from 1. So, automatic si 1 magiging 0. Pero ang ibabaro niya kay 1 is magiging dalawang 1. So, every time a 0 will borrow from 1, ang kapalit niya is dalawang 1. Dalawang 1, ha? Yan, lagi niyong tatandaan. Every time that a 0 will borrow from 1, ang ibabalik niya is dalawang 1. So, magma-minus na tayo. So, 1 minus 1 is 0. Pero may natira tayong 1 sa taas, so automatic, ibababa natin si 1. So, 0 minus 0 is 0. So, we have another here. So, 0 minus 1 cannot be. So, we will borrow another 2 ones from 1. So, automatic, this will become 0. And here, we will have another 2 0. So, 1 minus 1 is 0 and then bring down 1. So, 0 minus 0 is 0. 0 minus 0 is 0. 1 minus 1 is 0. And then 0 minus 0 is 0. So, this is the binary code of 10. Why? Because this is 1, this is 2, this is 4, this is 8, this is 16, this is 32, this is 64, this is 128. If you're going to add 8 and 2, you're going to get 10. Tama? Did you get it? Clear or not clear? Clear. 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 Oh, merong hindi nakaintindi? Girls, from the girls' side. Every time that 0 will borrow from 1, ang babalik kay 0 is 2, 1. So, in order for you to check if your binary output is really correct, you need to give the value of each 0s and 1, kung anong binary bit siya, and then you will just add
para makita nyo if you really get the value that's been deducted. So clear? Magbibigay ako ng example. Last na yan. Before we will... Wait. Napa ko sa notebook ko ng mga pwede nyong i-deduct. Saan ako maghahanap? Ang pwedeng i-deduct. Ano yung mga pa-deduct ko dito? Alright, may isa lang nga pa-deduct. Ito na lang. Okay. Pabilisan ulit ha. Send it in our messenger. 185 minus 75. So, solution ha. With solution. Okay. First, you need to convert 185 and 75. So, meron na tayo kaninang 75. So, si 185 na lang. Wala yata tayong na-convert kanina. Or kuha na lang kaya tayo dun sa na-convert pala ninyo. Ito na lang sa mga na-convert ninyo kanina para meron na siyang ano, binary. Si 254 na lang. Kasi may binary na tayo si 254. Kunin na lang natin yung binary code ni 254. Na lang tayo sa na-example kanina. Ayan. So, this will be 254 minus 75. So, hanapin nyo kanina si 254 nung binary code ni 254. 254 minus 75. Hanapin ko ah. Babak ako, hanapin ko si 254. Ayun, 254. Yan, si 254 is 71 and 10. Tapos 75, yan si 75. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Tama. 2, 4, 6, 0. Okay, nakuha ko na. Uy, ang bilis ni Rafael. Sining nauna doon? Wait, tignan ko. Si Rafael ba? Nauna si Rafael. Nasagutan nyo na ba lahat? If nasagutan na lahat? Good, ma'am. Si ko lang sa tinakasagot. Nagay, girls nga eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, send your answer to the GC. Before we answer this, then we will proceed to our lecture na. At least hindi ko na i-explain sa inyo ng maigi kasi nandito na. Explain ko na siya in computation. Yeah. Yeah. Oh. Girls, are you done? Can you send it in IGC? Okay, nakasend na rin si Chelsea. Dapat send nyo rin yung computation next time, ha?
Dapat ganyan, may ano, computation. Wala ka. Dapat di computation yung makita ko mamadagi, nag-minus-minus kayo, ang kaya nga nag-minus-minus. May naglagay-lagay ng, naging nag-cancel-cancel. Okay. Tama mo. Okay, so ang unang nakasagot. Time, I want that makita niya yung computation yung nag-deduct-deduct kayo ngayon. Zero, ginawa yung 1-1 sa taas, ganun. So, since ang nauna is Rafael, ikaw yung pumunta sa school, no? Yun, ma'am. Ayun, na-meet ko na si Rafael personally. Nagpa-set up siya sa akin ng sum. Okay, Rafael, take charge. So, let's start here. The last. So, 0 minus 1. Ma'am, mag-ala ka, G-Bakker. Tumisa. 1-1. 2 ako na, ha. Dahil tagbalin na cancel. Siya. Cancel. So, bring down. 1. So, dito na naman. Saan naman, G-Bakker, ma'am? Ano man ang taala ko? 2. 2 manan. Yan. Very good. 2 manan. So, ni 1, nagbalin na 0. 0. Cancel and cancel. Bring down 1. So? Kabilat ang 0, ma'am. Tapos 0. Tapos bring down mo man di 2 ang 1, ma'am. Tapos 0. Tapos 1. So, we will check if true, tama ito. So ito, 1, 2. So wala naman tayong 4 and 8. So 16 tayo. 16, 32. So, wala din tayong 64. So, ito, 128. Ayan. So, 254 minus 75 is 179. So, can you calculate this one? Kung maala tayo 179. Correct ba? 128 plus 32 plus 16 plus 2 plus 1. Ay, correct! Okay, Rafael. Okay. Tama ba yung mga sagot nyo? Meron bang hindi nakaintindi? How about the girls? Girls. So, I will be adding this, something like this in your quiz in and even in your exam. So, you will have like this. Wala na to. Hindi ko na to ilalagay. Lalagay ko na lang yung mga binary na ganyan. Yan. So, we will be having some quizzes like that. So, with your exam, I'll be adding like this. Ayan. A simpleng program din. Ayan. Mga ganyan. Mga binary. Ganyan. Tapos magko-conversion din kaya. I'll be adding conversion of addition, subtraction, and division. Ganyan. So, are we done? Okay na tayo? Wala nang question? So, moving forward na tayo sa lesson natin. Okay na? Hello? Okay na tayo? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay na. So, alam nyo na ha, pag nakakakita kayo sa Facebook, ako din yan, nung una kong nakita yun sa Facebook, sabi dun sa Facebook, ito na yung pinakamahirap doon na part ng IT. Sabi, paano kaya naging mahirap yan? Sabi kong ganun. You just really need to analyze and understand. Pag may nagturo sa'yo, nag-explain, may intindihan mo. Moving forward, let's go back to the PowerPoint presentation. So, yan. Oh. So, sabi niya yan, oh. So, you will just represent those one from the bits, from the binary, yung ano natin kanina. So, yan siya, oh, 64, 32, 0 siya, 16, 8, 4, 2, 1. So, ganyan din siya. Ganyan din at ganyan din yung pag-ano ng bits natin. So, it's always a base of two, the base is 2 instead of 10. Ayan. So, ganyan na yung magiging, ganyan sana ang computation. Pero pag binigyan ko kayo ng ganyang computation, may intindihan nyo ba? Diba? Maawatan nyo ba data? Kasta lang tinintad ko example without yung computation na binigay ko. Diba naggulo? Sa ano nga ta data? Kasi ano nga maintindihan ang kumaawatan? Promise. No data lang tipakita kanya yo tapos ipa-convert ko kanya yo. Hanyo talaga mo't maawatan. No, so, maawatan. When, 'di ba nagrigat ng maawatan no kasta. So nga may met di kasi di narami ko tanong mas. No ma-visualize yung amin, mas maintindihan niyo. Okay. Then next. So ayan.
Ayan yung 8 bits natin. So that's the representation of our 8 bits. So a byte is made up of a sequence of bits. A byte consists of 8 bits. The maximum value of byte is 255. So the value of each bit is set. So ito yung set of bits natin. So meron pa tayong 9. Yung 9th natin is 255. Pero normally talaga is 8 bits lang tayo. Hanggang 8. So pag meron kayong sagot na hanggang 64 lang, automatic dagdagan nyo ng 0 sa front ng 64 kasi kailangan makumpleto yung 8 na bits. So here. So here is the tabular representation. So if I'm going to just show you this without telling you how to calculate, you will never understand this. Diba? So mahirap siyang intindihin. So mas maganda yung ginawa ko kanina, magigets nyo agad na ganyan pala yung representation niya. So ito naman. So 93. Ayan. Convert 93 into binary. Tapos ganyan yung iaano ko. Diba? Mas maganda yung may computation. Nakita nyo no, kasi nung ano iwar data nga 93. So just add 64, 16, 8, 4, and 1. So 93. So mas madali ko na siyang i-explain sa inyo now kasi naintindihan nyo na. So how about this? PHP bitwise end with one shared bit. So i-echo natin si 11 and 33. So what will be the output? So, tatanungin lang niya yan kung ilang bits ba yan. Try ko nga i-code. Ilang bits yan? Hindi naman niya sinabi na mag-subtract. Ah. Hindi rin niya sinabi na mag-minus ka or i-convert mo. Ang sabi niya lang, ilang bits yan? So, yan yung code niya para malalaman mo kung ilang bitwise ang pagsisharean nila. So, ilang bitwise, sabi niya. Example of PHP bitwise end with one shared bit. So, from the keyword, one shared bit. So, one shared bit lang sila. Next. Ito naman. Bitwise end. So referring from our table above, it can be said that the only bit these two share is third position on the place value of 4. Ito, 4. So x and y is equal to 4. Ito na gets. X and y is equal to 4. So referring from our tables, it can be said that only one bit these two share is the third position on place value of 4. So ito yung place value of 4. Ah, okay, nagets ko na. Sabi niya dito, kung saan yung parehong may nagsharean sila ng bits, yun lang yung magiging value niya. Kasi si 33 and 32, G4 padpada ng 1. Kung titingnan mo sa 1 and then sa 0 dito sa bit 1 natin, hindi sila pareho. So pagdating na naman dito sa ating bit 2, hindi rin pareho. Pero pagdating sa bit 4 natin, pareho silang 1. Kaya ang sagot ng 33 and 22 is 1. Ngayon niya din yung nagparehasan ng na value. Kasi nanalagi ba binary na? Ano? Kasi nanalagi ba binary na daw? Hindi. Ang binary nito ganito rin, no? Kumpyutin mo. Wrong yata tong binary niya. 841. De, 11. Kulang nga. Hindi ko na-click. Wait. Dapat ang binary niyan is ganito eh. 8 plus 4. Okay, 16. Dapat nakuha niya si 30. Hindi. Wait, 33. Convert na lang natin si 33. Wrong yan. 33 minus 32. Is 1. So, dapat ang binary niya is 0, 0, 0. Wrong nga yan. Saan ko yan kinopia? Wrong data. 16. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Set ni Mala na lang ko ni 32 ko ni 1. So, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tapos si 22 naman, 22 minus 16.
Tapos ang makukuha lang niya 6 minus 4 is 2. Dito, 0. So ang makukuha lang dapat niya is 0, 0. Tapos hindi niya makukuha si 32. Makukuha niya si 16. Tapos makukuha niya si 4. Tsaka si 2. Tapos 0. Wala sila dapat. Wrong yung pinagkopyahan ko. Baka wrong the number na naikabil ko. Saan ko kaya nakopya yan? Baka hindi ko lang na-edit. Baka pareho siya dito sa kabila. Wala silang pinagkaparehasan. Ito pwede. Pwede ba yan? Kompleto ba yan? Tingnan mo nga yan. 77, 64, 69 yan. 77. Pwede ba yan? 77. Tsaka ito, 198. So, ang pakaparehan nilang dalawa is 4. Ito pala ang tama. Wrong yung una kong example. Ayusin ko na lang yan later. Ano lang naman yan, i-table. Baka naduling ako lang din naramid ko. Pero ito yung tama. Ito yung tama. So, the bitwise of 77 and 198 is 4. Kasi pareho sila ng bitwise. Yung bitwise nila, kung saan sila naging magkapareha, yun yung magiging bitwise nila. So if you're going to code that 77 and 198, ang lalabas is 1. Yan. Pag ineko mo yan, 77 and 198, ang lalabas is 1. Can you try that? Code nyo nga. 97. It just shows kung ilan yung nagagamit mong bytes or bits. Or 5 and 11. 5 or 11. At ang lalabas sa or 15 ang lalabas sa or. Hindi ko na gets to ah. 15 naman yung lalabas dito sa or nito. Paano yung lumabas sa 15? If it's 5 and 11, tapos ang lalabas ni 5 or 11 is 15. Can we reread that? Can we reread na lang yung explanation niya? Sabi niya kasi, it can be said that only bit this 2 share is in the third position on the place value of 4. Pero wrong naman kasi to. Can you do this one? I-code nyo nga yung 33 and 22. Bitwise end. Kung anong lalabas sa code ninyo. Bitwise end. Hanapin ko yung explanation yan. Zero mo, ma'am. Yung bitwise ng 33 and 22? Yes, ma'am. And yung ginamit mo, ah? Yes, ma'am. Try ko nga din. Wait lang. May error ako dun sa pinakihan kong libro. Siguro nga aming kinangalak na ito yung dagdom, ah. Local host, may PHP. Wait lang. Hiran ko. Zero nga siya. Bakit zero? Pero ang sabi kasi dito sa explanation, ah, pakinggan nyo. The value of x in the first, third, and fourth place. Saan ba to? Wait lang. Example. 13 pala yun, hindi 22. Kaya pala. Wrong nga. So, 13 gaya. Ayun yung explanation, no? 13 pala. Isang ang ulawak. Wrong gaya. Yung kawal ko dyan table. Ang tanging. Ayun naman po. 13. 13 and 22. Kaya pala, ang gulo, sabi ko, bakit kaya wrong? Wrong pala yung nandun sa explanation. So, ang yun yung explanation natin.
13 and 22 pala yung nasa explanation dito. So, ayan. So, 13 ito. Pare kay Tayadit ko. Naulawak mo't ijay. Pati siya, naulaw. Kaya, bakit kaya wrong? Wait, i-edit natin. Pwede naman yan i-edit eh. Saan banda yun? So, next time, I'll be double-checking na lang. Ito. Ayan, hindi. Saan na ba yun? Ayan, 13 and 22. Ayan. Ayan. Okay, try mo. Zero lang tayo. 13. Okay. Run. 4. 4. 13 and 22 is 4. O, 4 naman sa akin. Oh. Kitang-taman. Oh. Kanya tinagpinarihasan da, 'di ba ni 4? Kung saan sila nag-shared ng bit. Yun kasi explanation niya eh. In the above table, the value of X is 13 in the first, third, and fourth place. So the place value respectively are 1, 4, and 8. And the value set for Y is 22 in the second, third, and fourth place with the corresponding place value of 2, 4, and 16. So ano yung bit na nagkaparehasan da ko na? So yung tinagkaparehasan da kut, ni 4. Okay na yung ano mo, code mo. So if you are going to convert 13 and 22 in a binary, kitaom na niya di pagparehasan da, iso iti bit na, iso ti binary code na, bits na, numano nga bits ti pakay batugan na, iso iti bits da nga duwa, na niya tinag-sharean da. Clear tayo, Ijay? May try mo. Try mo i-run. Tama, ma'am. 4. Oh, 4. So, okay na tayo doon. Nag-wrong ako lang. Gamin din ti table, gayang. Pasensya na. Ayan, nag-wrong lang ako sa table natin. Ay, dito sa output. Nag-wrong lang ako dito sa output. Kaya wrong din yung output natin. Ayan. Okay, next. Sabi na tayo. Itaapay nga na lang dito. Ayan, tikwak. Ayan, tiki lecture ko. Nagpadpada. Ano anak ko na yung mahilo? Wait lang. Reading view ko. Ayan. So, ayan. Sa end na naman natin. So, si 77 and 198. Try mo ulit. Si 77 and 98. Palitan mo lang yung mga numbers doon. Kung ano na naman yung nag-sharean nila. Sixty-eight. Anong 68? Wala naman tayong 68 dyan, oh. 64! Diba? Di nag-sharanda 64? Even if you're going to code it, ang lalabas is 64. Yan. If you code it, automatically, ang lalabas is 64. So, that's the code. Yan. So, 77 and 98. Yeah, 77 and 98. So, what is that? Oh, saan bit sila 98. Na? 98. Ayan. Oh, diba? Saan binary code ng 77 and 98? 98. Bitwise and? 198 mo nun. Rungak mo na ni Jayo. Ano yan? Naduduligan ko yung ginagawa ko. Kaya kaya-edit ko. Ma'am, makabasok dyan, sir. Reka, tanong i-edit ko tatan. Baka kung itong ma-editin kat isend ko kanya yun, di matamemin to dagi classmate yun nga nga naki-join. Alam niya nga taday ito, niya nga taday ito. Ikunadan to. 98 pala yun. Yan. Control S. Yan. Okay na. Ayan. Pasensya na. Nadudulingan ko yung mga kinocode ko. Yan. 198 pa rin nakalagay doon. Pero that's 98. Palitan ko na lang later yan. Okay, so here, the 5 or 11, how about that? The bitwise 5 or 11.
So, ito yung representation niya. So, one. Ha? One. Or, hindi tayo nag-i-end. Or na tayo, or. Pag end ang ginamit natin, pag end ang ginamit natin, one. Pero pag or na yung ginamit natin, ito, ito explanation. The value set of 5 in the first and third, sabi niya in the first and third, and the value of 11 is on the first, second, and fourth with the corresponding value of 8. Ang corresponding value ni 11 is 8, 2, and 1. So, from X and Y sets together, either first or second or third 4 bits, so return the value in the additional place value of the sets bits, that is 8, 4, 2, 1. So, ipagplaplasum amin nun, na ibabam datan. No, dahil ito'y nagdoble, hamunga i-plus 2. 1 lang data. Ganun ang or. So, ang or, kung saan nakatapat yan, kung saan nakatapat yung dalawang, ito kay 5 tsaka kay 11, ayan, ibaba mo si 8, ibaba mo si 4, ibaba mo si 2, ibaba mo si 1, then add. Then lalabas, kung ilan yung na-add mo kay 8, 4, 2, 1, yun ang magiging bits ng 5 and 11 in a bitwise or. So can you do the code or a or? Duwang line. Ayan. 5, 11. Try natin. So, 5 and 11. So, ang magiging bitwise operator natin is the OR. And so, control S. I will run it. But 1. 1. Control S. So, the return value of the set bits, that is 15. 15. At 15 dito sa ano ko, pero dito is wait. Control S. Wait. 1 pa rin. Bakit 1 pa rin? But or na yung ginamit natin. Diba dapat 15? Nasa lang naman pagkabilin mo or? Or. So, parang yung or and natin is the same as end. Parang ganun. Pero ba't dito sa explanation niya is the X and Y sets together either first or second or third or fourth bits. So, return value is the addition place value of the set bits, that is 8, 4, 2, 1 is equal to 15. Yan o. Naglawagan. O. Pero wala nga naman pala tayong bits na 15. Bitwise X. So ang N and OR natin, kung saan pa rin nagkapareha, yun pa rin magiging output. So that's yun yung explanation niya. Can you try other numbers? Can you try this one in an OR? I-OR mo nga tong 77 and 98. Kung pareho pa rin na 1. Kung binasa ko yan, ba't hindi ganun yung pagkapa-understand? 15. 15 pa rin yung lumalabas dito sa output ko. Yung ano, yung kanina. 1 yan, 77 and 98 in the end. Pero pagdating dito sa 4 na 5 and 11, try ko. 5, tapos 11. Tingnan mo ha. 5 and 11. 15 yan ang alam ko. Control S. Okay. 1 talaga. Bakit 1? Hanap ako ng additional reference. So pareho lang sila. Pareho lang ng value si or and end. So wala 9. Parang natanggal yung if true and then false niya sa bitwise. Mamati. Ano na lagta? Hindi na 15 yung naroon ko eh. Anyway, hanap na lang ako ng other resource nun. Then I'll be explaining it to you next week na lang para maintindihan natin. Hanap ako ng other resource, yung bitwise.
Bakit hindi rin naman ito magagamit sa coding. Explanation lang to on how we count the bits in a code. So moving forward, hanap na lang ako ng other reference niyan. Then I'll be explaining next week. So moving forward na tayo. So ayan yung ito pala yung ano yung expression natin. So the XOR operator also performs a bitwise comparison into numeric expression and sets the corresponding bit in the result. When one and only of the expression evaluates the true, the result is true. So the below table show how parang ano din siya, parang end that parang end siya na halimbawa yan oh yung true and hindi siya parang end kasi yung false and false is equal to false. So pag false siya automatic na false and then pag false and true is equal to true and then true and false is equal to true and true is equal to false. Anong operator na to sa ano? Anong operator ito sa discrete? If you could remember, false is equal to false, and then, ano bang operator to sa discrete? Yung operator dati ito yung discrete. Malagip yo? Hindi discrete. Malagip. Naalala ko yan sa discrete eh. Kay Sir Balanueva? Oo, di ba sa discrete may ganito? Yung false and false is equal to false, and false is true is equal to true. And then true and false is equal to true and true is equal to false. So XOR. Ewan ko anong expression yan dati sa discrete. Pero ang expression yan is nakataas na parang triangle sa taas. Yun yung expression ng XOR. Wait. So dito, expression niya. The below table show the bitwise comparison of bitwise XOR. So false and false is equal to false. Ayun, bumalik. So false and true is equal to true. True and false is equal to true and true is equal to false. So always remember that 0 is false and 1 is true. So ayan. So is this true or false? Is that true or false? Code mo. Sino yung nagko-code kanina? Is that true or false? Yung 12 and 11. Anong magiging output niyan ng bitwise X and OR dun sa ano natin? Anong output? Ito output na. 7, ma'am. 7. Why kaya? Why kaya na 7? Tingnan natin dun sa table. I think may table yan. Yan. Bakit kaya? Sabi niya, 7. 8, 4, and 1 is equal to 12. Hindi 8, 12. Sobra man nun. Ay, so 8, 12. Then 8, 12. Basta 11, no? Okay na to. Okay tong table ko. Kunakno maduling akmanan ditan, kunakno rong manan, madanagan akmanan. So why do you think that 12 XOR 11 is equal to 7? Kasi... Kasi, di ba tatay, no end tayo, manya dya dati value na, iso iti mabilang na, tatay. O, di ba? Tapos tatay mo dya yung tior, di pa nakaawat ko tior, di pa nakaawat ko tior tatay, no anya dagi dya, naikan iti value na kanya da nga dua, ibabam, and then i-addition mo lang. Yun ang pagkakaintindi ko talaga sa or. And then sa XOR naman, kung meron silang magkaparehas, hindi mo na siya isasali dun sa i-add mo. So, dito, ibaba mo na lang si 4, si 2, and 1. Then, you will just add it to get 7. Nakuha?
So that's my understanding in end, kung saan nagkapareha, yun yung magiging ano niya, one byte nila. Dati may isang nakita mong nagbatugan da, isang byte yun. Duduwa tinagbatugan da, duwa nga bytes. Iyay mo't ayan ti or, pagkakaintindi ko talaga sa or, ibaba mo lahat kung saan may mga one, pagpaplasin mo. Pero pag yung 8 is dalawang 1 niya, 8 lang siya. Sa XOR naman, kung merong pagkaparehong na nakabato ganda nga binary, wag mo na siyang i-add. So kung ano yung may mga true and false na lang, yun na lang yung magiging add mo. Yun na lang yung i-add mo. Sabi nito, oh, the value set of X is 12. So it is in the third and the fourth. So ito, in the third and the fourth. So the place value respectively of 4 and 8 values, dito naman sa 11 is the first, third, and the fourth value. So you can see that from the X and Y that set together in the first or the second, third, and fourth, they shared together only sa bit 4. So nag-shared lang sila sa bit 4. So the returned value is the addition of place value of the set but not the bit shared together. So, yun yung explanation niya. Kung saan sila hindi nag-share, yun yung pag-a-addin mo para makuha mo yung XOR na bitwise. Naintindihan? Yes, ma'am. Okay. So, I think dyan na lang tayo magko-close kasi it's 10:59 and 11. I have a class on 11 in the morning. So, but in the or, bitwise or, I'll be researching a lot para ma-explain ko ng mas maayos. Pero yun yung kasi yung understanding ko. Hindi talaga tipo nakawat ko. And then, can you open your cam pag wala ng question? Wala na bang question? We will be just be continuing. So, wala kayong assignment this week. Kahit na may makikita kayong assignment dyan sa PowerPoint presentation na isi-send ko, wag nyo na munang gawin. Or kung gusto nyo gawin, gawin nyo na para pag pinost ko na siya next week, ready nyo nang ilagay. Pero ang magigagawin nyo after this is you review and then I'll be posting the quiz and the quiz will be available 24 hours. But once you open your quiz, make sure you're ready. It's just a 10 points quiz but it's only 10 minutes. So take note kayo. Nag-take note kayo. Nag-regente module. Yung nag-importante lang. Actually, nalaka lang. And also some people na adyayan ti slideshow. Malay nyo, dati question ka about the taong adyay. Mga ganun. So, wala nang question? Class, do you still have any question? No. Para pag wala nang question. Anyway, pag may further question pa, you can open the conversation in our GC. Ma'am? Haminga na awatan, did you part uli nakastoy? Can you give us another example on the next meeting? Mga ganun. So we can elaborate it. We can talk about it. Okay, so if you don't have any question left, you could, would you mind opening your cam for the photo shoot? So pahinga. Wala mo ng activity. Quiz lang. 10 points. Ay, sino yung kasama mo, Angeline? Jelsey, ma'am. Ay, agkadwa kayo? Okay, agore nga rin check up with attendance. Tanong ko ah. Ay, so pwede points yung mood. Kasi points din yan. Every time you attend, I give 5 points to everyone who is attending. So, si Del Rosario. Iba pa yung graded recitation pag nag-join kayo. Iba pa yun. Si Rafael. Si Emerson, nag-active ni Emerson. Men, Leonin, Angeline Manzano. Sino yung kasama mo? Classmate mo din? Angeline? Juan, ma'am. Tagan na. Chelsea Mayrigor, ma'am. Ah, ni Rigor. Okay, si Chelsea. Yan, okay yan. Nagkadwa kayo laktan. Pero sometimes, mas maganda, open nyo yung laptop nyo kumang, tanong makapag-code kayo mo. Pohardo. And then, La Torre. Ocampo. And then, Doynosa.
Frederick Manding, Viloria Galvante, and wala na. Wala na, nabanggit ko na lahat. Wala ba akong hindi nabanggit? Ma'am, nasabay okay. Kayo. Okay, sige na. I-open your cam na for the documentation kasi I have next class. Ma'am, natin dance ako. One. Del Rosario, Dattania. Del Rosario, ulitin ko. Manding Frederick, Manding Rafael, Anderson Mopas, Glenny Doynosa, Ellen Fajardo, Maria Sonia Galvante, Leonel Angeline, Angeline Manzano, Ocampo Jennifer, Gregor Chelsea May, and Viloria Arlene. Okay na? Well, ma'am. Okay, open your cam na. Sige, open your cam na. Thank you for being active and joining our class. May metnog jumoin kayo tanong maawatan yung analaing. DJ Diska, DJ Sorsuro. So, Karen, Sonia, Angeline, and okay. Show your face, Angeline, and then Arlene and Sonia. Okay, smile. Frederick, kamo ay hide tarupam. Yan, smile. 1, 2, 3. Smile. Yan, isa pa. 1, 2, 3, smile. May met no adu kasi i-upload ko dyan yung ti Facebook tayo. O, diba? Okay, thank you guys. Review kayo. Thank you, please lang aja. Nala ka. Ang kayo maparigatan. Okay? Ingat, ma'am. Sige, ingat. Bye. Bye. Bye, ma'am. Bye-bye. Ingat.